what you do to me. There's nothing left to see. You left me in the dark now, and I'm blended with disease. Oh, what you do to me. Maybe it's my dignity. You made me rip that all apart now, and there is no remedy. And I'm like, I, oh, hello mga kaninyero, musta? Ano balita? At salamat nga pala sa pagbisita. Nandito na naman tayo sa panibagong information sharing vlog. Ang topic ko ngayon mga kaninyero ay kung paano ba bumasa ng plano. Gawin natin itong simple. Pasensya na nga pala kung minsan gumagamit ako ng example na hindi pang engineering. Yung ginagamit ko ng mga sample, yung araw-araw o common natin ng mga salita. Para mas talagang mas madaling maintindihan nila Maria ni Juan ng mga OFW na talagang wala talaga silang background sa engineering. Kumbaga, mas madali nilang maintindihan. Pero bago natin umpisahan mga kaninyero, intro muna tayo. Pasok! So yun mga kaninyero, no? Bago natin umpisan yung main topic natin, alam ko na hulaan nyo na, so tip muna tayo. Ang tip ko ngayon ay DIY. Halimbawa nakaka-encounter kayo ng mga hairlines or mga cracks doon sa wall nyo, kagaya nito nakikita nyo ngayon sa screen ko, paano ba ito marirepair at paano ito masusolusyonan? Ibibigyan ko kayo ng solusyon yan, pero bago yun mga kaninyero, kung tatanungin nyo ako, saan ba talaga, bakit ba nagkakaroon ng crack yung mga wall? May mga dahilan yan mga kaninyero, isang dahilan dyan ay yung pabago-bago ng panahon. Kumbaga, minsan mainit, biglang lalamig, yun nagsisimula talaga yun ng crack. At then pangalawa is yung workmanship. Kung halimbawa si Mamang Mason sa Mamang Labor, minsan si Mamang Labor talaga, wala talaga silang idea sa construction kung ano lang inutos ni foreman or ni engineer, yun lang ang gagawin nila. Hindi nga minsan nati-check ni foreman kung tama yung sukat ni labor sa pagkahalo ng semento at saka buhangin. Kasi mayroon talagang tamang sukat yan mga kaninyero. Parang magtitimpla ka ng kape. Kung halimbawa nasobrahan ka ng asukal, matamis siya. Pag kulang ka naman ng asukal, matabang siya. Ang ginagamit natin sukatan, yung parang box type, yung gagawin at makikita nyo sa screen ko, yun yung ewan ko lang kung naabutan nyo to. Ako personally, naabutan ko to nung bata pa ako. Ito yung tamang sukat talaga pag pagsusukat kayo ng buhangin. Sa ngayon kasi mga kanyo, ang ginagamit na ngayon ni Mamang Labor is yung mismong sako na mismo ng semento. Ang problema, kasi minsan natatamad sila magbuhat na mabigat, kalahati lang nung sako ng semento yung nilalagay nilang buhangin. So nagiging iba na yung timpla ngayon ni semento at saka ni buhangin at saka ng tubig. Kumbaga nagiging malabnaw na o minsan nasusobrahan na ng semento o minsan sobra ng buhangin. So isa rin yung sanhi ng nagkakaroon tayo ng mga cracks doon sa mga wall natin. At isa pang workmanship na nangyayari mga kainyero, nagmamadali si Mamang Contractor kasi gustong-gusto niya na matapos, may hinahabol na panahon. Pagkatapos niyang plasteringan, pagkabukas, hindi pa tuyo yung semento, tintira na kaagad ng pintura. O nag-skin coat na agad sila, o nagpapati agad sila, o nagpa-plat latex agad sila. Kaya minsan nabibigla yung semento. Kaya minsan mapapansin nyo yung mga malalaking mga construction na, pagkatapos silang buhusan yung kolom, tinatakpan nila. Binabalutan nila ng tela o anong bagay para hindi, o tsaka binabasa, para hindi nabibigla yung semento at maiwasan yung crack. So yun yung nagiging dahilan, mga cracks na yan. So ngayon, paano ba i-repair yung mga cracks o yung mga hairlines? Ang solusyon niya mga kaninyero ay lihain nyo muna yung crack tapos tirahin mo ng grinder. Kumbaga gagrinderin nyo mismo yung mga cracks, yung mga hairlines, at palalaki mo yung mga crack para magkaroon siya ng parang bikat. Yung iba naman kung walang grinder, inuukaan talaga nila. Misa yung mga matatalim na mga kutsilyo, screwdriver o anuman na pwedeng mapalaki nila yung crack nila. Ngayon, titirahin na nila ngayon ng cement sealant or acrylic sealant. Then pagkatapos yan mga kainero, pag natuyo na yung cement sealant or acrylic sealant, titirahin na ngayon ng skin coat yan. Pagkatapos ng skin coat, lilihain, tirahin nyo na ng final na pintura. So yun ang solusyon doon mga kainero. Sinasabi ko to mga kainero, base to sa experience ko at effective naman siya. Ngayon, meron sa akin nagtanong mga kainero na kung halimbawa yung wall nila
ay yung unang naglalikada sa kanila o nagpa-steering sa kanila is hindi maganda. Yung baga bako-bako at gusto nilang maging maayos. Ang problema, mayroon na siyang existing na pintura at ang ginamit pang pintura ay gloss, yung glossy. Yung palang makintab na makintab. Ang problema kasi mga kaninero, pag makintab yung pintura, pag ginamitan mo na ng skim coat, hindi masyadong dumidikit yung skim coat. Ang tendency yan, tumutuklap yung pintura. Ngayon, ano ba yung paraan dyan? Ano ba gandang solusyon para dumikit yung skim coat? Ang ginagawa namin yan, mga kainyero, pihain mo na yung magaspang na liha, susugatin nyo muna yung pintura mismo, lilihain nyo siya, pag naliha na siya, magaspang na siya, saka mo ngayon titirahin ng skim coat. Isang solusyon yan para dumikit yung mismong skim coat. Kung halimbawa nagpapagawa na kayo ng bahay, nasa stage na kayo na magpa-plastering na kayo, ang advice ko sa inyo mga kaninyero, para mas makatipid kayo, huwag nyo na masyadong pakinisin. Huwag nyo na pakinisin, pagaspangin nyo lang, makatipid kayo sa labor, makatipid kayo ng simento. Kasi ganito yan mga kaninyero, ang tradisyon na ginagawa talaga natin, pagkatapos ng ma-plasteringan, tinitira siya ng puro, yung purong simento, sinasabugin siya ng purong simento, at papalit at titirahin ng rodelang bakal yung kagaya nakikita nyo ngayon sa screen ko para maging makinis. Pag makinis na medyo patuyo-tuyo ng konti, titirahin naman ng foam or minsan papel para talagang makinis na makinis. Pagkatapos nito, titirahin na ngayon ng plat latex. Pagkatapos ng plat latex, lilihain tapos mamasilyahan nila yung tinatabig na pati. Mamasilyahan nila yung wall. Pagkatapos nila masilyahan ng wall, lilihain nila, tapos titirahin na naman ng plat latex na second coat na naman, tapos lilihain na naman, kung meron pang gubako, titirahin uli ng masilya. Kumbaga, matagal yung proseso, mas magasto sa plat latex. Ngayon kasi may bago na, nauso na yung skim coat na to, ang maganda rito, gawin ang paggagamit kayo ng skim coat, huwag nyo nang pakinisin, hanggat maaari nga medyo magaspang, para dikit na dikit mismo yung skim coat doon sa plastering mo. At kahit papano, napaka minimal na matuklap yung pintura. Kumbaga nakatipid ka na ng simento, nakatipid ka pa ng plat latex, nakatipid ka pa ng labor. Ngayon kung halimbawa gagamit nga kayo ng skim coat mga kaninyero, bago nyo kayo mag-apply ng skim coat, basain nyo muna yung wall, tapos saka nyo tirahin ngayon ng skim coat. So yun yung tip ko sa inyo ngayon mga kaninyero. Maraming salamat pala mga kainyero sa mga nag-subscribe. Thank you so much talaga sa mga nag-comment. Thank you so much. So yun mga kainyero, nung umpisa na natin, sa paggawa ng bahay mga kainyero, lagi may apat na packages yan. Ang usapan lang natin dito ngayon is residential lang. Sa drawings, mayroon tayong architectural drawings, mayroon tayong structural, electrical, at saka plumbing. Apat lagi yan mga kainyero pag nagpapasa kayo ng building permit. Pa kung drawing ang pag-uusapan. Ano ba ang makikita mo sa architectural drawings? Tandaan nyo lagi mga kainyero, lahat ng finishes, doon nyo makikita yan sa architectural drawings. Makikita mo yung floor plan, kung saan yung location ng bathroom mo, saan yung location ng rooms. Doon nyo makikita yan. At saka yung schedule ng bintana, kung ano yung klaseng bintana ang gagamitin mo, gano'ng kalaki yung pinto ang gagamitin mo. Yan yung makikita sa architectural drawings. Pagdating naman sa structural, lahat ng mga structure para tumibay ka kung gano'ng kalaking poste, gano'ng kalaki yung beams, kay slab, doon nyo naman yan makikita sa structural. Ganon din sa electrical. Pag sinabi mo mga kuryente, yung socket, saksakan, switch, ilaw, doon mo yan makikita sa electrical drawings. Pagdating naman sa plumbing, yung distance ng water closet mo from sa wall hanggang doon sa location ng water closet mo, doon mo yan makikita sa plumbing drawings. Pati yung schedule ng tubo, yung sewerage, doon mo makikita yan sa plumbing drawings. So I hope na doon pa lang sa basic na information na yun is alam mo na kung ang concern mo architectural drawing, doon ka pumunta sa architectural drawings. So yun mga kininyero, no? Pisa na natin. Magsimula muna tayo sa architectural drawings. Sa architectural drawings, makikita mo agad sa unang page itong cover page niya. Doon mo makikita yung perspective, nandiyan mo makikita yung location plan, yung vicinity map, at saka yung site development plan. Itong site development plan is napaka-importante kasi dito mo ipapakita property line mo na pagtatayuan mo ng bahay mo. Kumbaga ano yung site na i-develop mo. Sa table of contents, doon mo makikita yung lahat ng mga package mo, structural, architectural, plumbing, at saka electrical. Sa bawat package, mayroon tayong sheet number. Yung tinatawag, itong A stand as architectural, pag sinabing S stand as structural, pag sinabing E stand as electrical, pag sinabing P stand as plumbing. So sa unang package is architectural drawings, meron tayong A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, at saka A8. Ibig sabihin, may walong sheet siya sa architectural. Itong cover page mga kaninyero, dito rin nakalagay, kung mapapansin nyo sa kanan, designated signatory, kung sino yung signatory sa bawat item. Bawat architectural, si architect, si structural engineer,
fire, si sanitary, si electrical, si mechanical, dito yun sila magsasign. Same din sa dito sa baba, yung template niya, na dito mo rin makikita yung alam kung ikaw nagpapagawa ng bahay, dito nakalagay yung pangalan mo at kung sino yung signatory, kung architectural drawings ito, dito nakasign si architect. So punta na tayo ngayon as per the table of contents, punta tayo ngayon sa A2, sheet number 2. Ano bang makikita mo dyan? Nandyan yung ground floor at saka second floor. Punta tayo ngayon sa sheet number 2, A2. Ngayon, dito mga kainyero, dito nyo makikita yung floor plan. Floor plan ng ground floor at saka floor plan ng second floor. Mapapansin nyo mga kainyero, nasa top ka, tinitignan mo sa baba, yun ang makikita mo yung floor plan mo. Dito mo makikita yung saan yung location ng meds room mo, saan location ng bathroom mo. Nandito rin naka-specify yung mga distance sa bawat wall. Mapapansin nyo mga kainero, mayroon tayong nakikita ng parang mga tags. Halimbawa, yung D3, itong W3, ito yung W2, dito, D stand as door. Kumbaga, itong mga door 1, itong location na to, kung makikita mo, kapalin siyang ganyan, kumbaga pagpasok mo, ang pinto mo ay pampalin niya is pakanan. Ang schedule niya dyan is day 1. Ngayon, para mo makita yung door number 1 na yan, pumunta ka sa table of contents para hindi ka maligaw. Balik ka dun sa table of contents. Pagbalik mo sa table of contents, mga kainyero, hanapin mo ngayon yung doors at saka windows schedule. Nandito siya sa A6. So, ibig sabihin, architectural drawing, sheet number 6. Punta ka kaagad sa sheet number 6. Ito yung sheet number 6. Hanapin mo ngayon yung schedule ng D1 o door 1. So makikita mo mga kainyero na dito yung schedule niya. Dito yung naka-assign na pinto na para doon. Ang size ng pinto is 0.90 at yung height is 210 or 2.10 meters. Okay? Nandito mo makikita yung description kung anong klaseng pinto ang gagamitin mo at saka yung door job kung anong klase. Dito mo rin makikita. Ngayon mga kainyero, mapapansin mo bakit lahat ng pinto mo ay 2.10 meters. Kahit yung bintana mo, yung height niya is 2.1 meters. Lagi nyo tatandaan mga kainyero, standard yan na lahat ng header ng bintana at saka ng pinto, same elevation yan. Ang sukat niyan mula sa finish floor line papunta doon sa top ng header mo is 210 cm o 2.10 meters mga kaninyero. I-discuss naman natin kung bakit may ganito. Anong purpose nito? Ang purpose ito mga kaninyero is sectioning. Kumbaga, section A, kung saan itong nakatutok na aro, ang titignan mo kung halimbawa saan pa nakatutok yan papunta doon, pag naghati sila, hinati nila yung bahay, yun ang makikita mo na section o ano nasa loob. Diyan kasi makikita mga kaninyero kung halimbawa mayroon kang kalye ng kisame mo. I hope nasusundan nyo ako mga kaninyero. Ganon din dito sa mga W na to, ibig sabihin to bintana to, window 1, ang schedule niya is window 2, itong area na to, ang schedule niya is window 2. Ngayon punta naman tayo doon sa sunod na page. Ito naman yung ground floor ceiling plan. Kumbaga, ikaw naman nakatingin ka sa taas at tinitignan mo kung ano yung location ng mga ilaw mo. Dito mo naman makikita. Ibig sabihin, itong mga indicative na mga box na to, ito yung parang ito yung mga ilaw mo. At dito mo rin makikita kung ano yung ginamit mo na nakisame, hindi siya plywood, ang ginamit niya gypsum board, at saka ang ginamit niya hindi kahoy, yung 2x2 na kahoy, ang ginamit niya metal framing. At additional information mga kaninyero, kung halimbawa nagkataon na gusto mong kuhanin yung distance na to at wala siyang naka-indicate na distance base dito sa drawings, pwede kang gumamit ng scale. Kaya mapapansin mo rito, mayroon siyang scale na 1 is to 100. Kaya kung mayroon kayong scale, kagaya na pinapakita ko ngayon dyan sa screen ko, yun yung scale. Scalein mo lang siya, hanapin mo lang yung scale na 1 is to 100 at itapat mo lang siya dito mula sa 0 hanggang dito, ilang meters yan. Makikita mo yun sa scale kung walang distance naka-indicate dito sa drawings. Punta naman tayo doon sa sheet number 4. Ito naman yung roof's eaves ceiling plan. Kumbaga, kung nakatingin ka ngayon doon sa nasa baba ka pa rin, tumitingin ka sa taas, makikita mo yung parang tinatawag natin na buladas. Yung bubong natin at may sobra, yun ang tinatawag natin na buladas. Ngayon, kung anong gusto mong makita, kung ano yung anong ginamit dyan na isame doon sa pinaka-nakalabas na bubong, kung titignan nyo ngayon yung screen ko, yun yung makikita mo na anong klaseng materials ang gagamitin dyan. Ang sinabi rito, PVC eaves ang ginamit dyan, metal framing. Ito naman yung roof plan. Kumbaga sa top, makikita mo siya. Ito yung bubong natin, mga kaninyero. Then, punta naman tayo sa elevation. Dito nyo makikita kung ano elevation ng bahay nyo. Front elevation, right side elevation, left elevation, rear side elevation. At ito yung sinasabi ko na section through. Yung halimbawa, nag-section siya. Ipakita ko lang sa inyo, mga kaninyero, no? Para mas maintindihan nyo ibig sabihin ng section. Ang sabi dito, section A, ito yung section. Ipag hinati nilang itong section na to, punta ka doon sa section na to, section A, ito ang makikita mo sa loob. At dito na rin makikita yung final elevation ng bawat floor, second floor, finished floor line. Ibig sabihin ng FFL is finished floor line.
Ngayon, dito rin yung makikita rin sa elevation na to, yung left elevation, nandito rin nakispecify kung ano nakalagay doon sa floor plan, kung anong klaseng bintana ginamit dito. Halimbawa, ang schedule dito sa bintana na to is W10. Punta ka doon sa floor plan. Punta ngayon sa floor plan, then second floor, titignan mo, sabi rito, W10, W10. So same lang din doon na nakalagay, nakaspecify sa elevation. So yun yung purpose ng mga tag na to para mas madali ma-identify mo kung anong klaseng bintana o pinto ang gagamitin mo, mga kaninyero. So yun, mga kaninyero, no, ang architectural drawing. So proceed naman tayo ngayon, mga kanyero, sa structural drawings. Kung mapapansin mo sa structural drawing, sa isang unang page kaagad, base doon sa yung draftsman na gumawa nito, nilagay niya agad sa isang page, nandiyan yung foundation plan tsaka column footing details. So ganda, mga kanyero, no, bigyan ko kayo ng basic information. Kumbaga, ang ituturo ko sa inyo ay basic na information pero napakahalaga. Kumbaga, minsan hindi ito napapansin during sa construction, nakala nila maliit lang ito na bagay, malaking impact ito sa bahay nyo. Kasi ito yung pinaka-basic at ito yung pinaka-importante para gawin yung bahay nyo. Halimbawa, itong general construction notes. Itong general construction note, mga kaninyero, dito nakalagay kung ano yung in-assume namin ng mga values, kung ano yung nilagay namin ng values sa aming design. Halimbawa, dito sa notes of foundation, nakalagay dito foundation bearing capacity is assumed to be 2000 PSF or 95.8 kilopascal sa lalim na 1.8 meters below natural grade line. Ibig sabihin, mga kaninyero, base sa assumption namin, below 1.8 meters, kailangan ma-reach nyo na yung 2000 PSF. Kung halimbawa nagukay ka, tapos malambot pa rin yung lupa, nasa 1.8 meters na kayo, kailangan nyo pa rin magukay hanggang ma-reach nyo yung sinatawag natin na adobe. Kasi itong 2000 PSF, minimum na to na requirements para doon sa residential hanggang 2-story building. Pag lumagpas ka na ng 2-story building, sabihin natin 3-story building muna, 3-story building, kailangan muna mag-conduct ng soil test. Kung halimbawa naghukay kayo 1 meter pa lang, adobe na siya, okay na yon, hindi niyo na kailangan pa maghukay hanggang 1.8. Kumbaga, kinoconsider lang ni assumption lang ni engineer ay hanggang sa 1.8 marireach niyo na yung adobe. So yun, malinaw no, mga kaninyero. Kung halimbawa naman, mga kaninyero, na yung lupa mo tinambakan ng 1 meter, kailangan mo pa rin maghukay from 1 meter below tapos magdagdag ka pa uli. Kung halimbawa ang natural grade line mo is nasa 1 meter below, from 1 meter below natural grade line, maghukay ka ng 1.8 meters, yun yung lalim ng foundation mo. Kumbaga, magiging 2.8 meters yung hukay ng foundation mo. Kagaya ito na sinabi ko sa previous vlog ko, na kung halimbawa ang lupa mo ay hindi pa natambakan at kailangan tambak, huwag muna kayo magtatambak. Maghukay muna kayo ng foundation. Pag natapos nyo ng foundation, saka na kayo mag-backfit. Kaya ito yung mga notes na dapat natin malaman, mga kanyero. Then, nandito rin yung minimum concrete protection for reinforcement shall be 75 mm for concrete deposited against the ground. Ibig sabihin, kung halimbawa may foundation kayo, ang minimum na thickness, ha, mga kaninyero, is 75 mm. Ano ba yung 75 mm? Ito yung 3 inches. Yun yung kapal ng concrete cover nyo. Ano ba ang gamit ng concrete cover? Ang concrete cover, mga kaninyero, ay para mas tumagal yung bakal mo na hindi siya kakalawangin. Actually, mga kaninyero, ito hindi to napapansin sa site. Minsan nakala nila malit lang na bagay yan. Magkalang lang sila ng graba, magkalang lang sila ng bato, okay na. Mga kaninyero, napaka-importante nito. Especially yung foundation kasi exposed siya sa ground. O minsan, pag alimbawa yung water table ng foundation mo is masyado mataas. Lagi siyang may tubig. Kailangan mo ng dewatering. Yung pump na panghihigop ng tubig. Pag nawala na yan at binitawan mo na yung foundation mo o nakalubog sa tubig. So, kailangan talaga yun ng concrete cover. Ngayon, tatanungin nyo ako, engineer, ano ba yung gamit ng gravel? Kung mapapansin nyo, bakit naglalagay tayo ng gravel bago natin maglatag ng bakal para sa foundation? Para lang ba hindi mag-protect yung foundation mo? Hindi, mga kaninyero. Actually, kailangan mo magbuhos ng tinatawag namin ng concrete blinding, 10 inches. Yan, ngayon nakikita nyo sa screen. Yung kasi ang separation ng lupa at saka ng konkreto ng foundation mo. Kasi nga, sa Pilipinas, mga residential, para mas makatipid, ginagamit natin graba na lang. Dito naman sa concrete mix or placing, nakalagay dito, base sa design ni engineer, ito na yung pinaka-minimum pag mga residential lang, minimum lang na para sa column, foundation, footing, slab on grade, 3,000 PSI. Mga kaninyero, importante ito. Kasi once na magkamali ka ng pagtitimpla ng konkreto, minsan sobra ng buhangin, sobra ng graba, bababa ngayon yung capacity or yung strength ng concrete mo. Instead of 3,000, baka maging 2,500 na lang. Baka pagdating ng lindol, ibumigay yung bahay mo. Kung tatanungin nyo ako, mga kaninyero, ano ba yung timpla ng 3,000 PSI?
Ang timpla ng 3,000 PSI, kung mayroon tayong sukatan, kagaya ng pinakita ko kanina na may gaganyan, may sukatan kayo, isang pirasong simento at saka isang kalahating box na ganyan, tatlong graba, yun yung 3,000 PSI. Kung halimbawa, sa panahon ngayon, imbis na gumamit sila ng box, ginagamit na nila yung sako mismo ng simento. Ang problema mga kalinero, sila si Mamang Labor, minsan natatamad. Ang ginagawa nila, imbis na punuin, kinakalahati-kalahati lang nila. Mas magaan nga naman, bitin. So, hindi nila nakukuha yung tamang sukat ng konkreto. Kaya yun dapat binabantayan natin mga kaninyero. Nagaya rin, ito na naman ng notes of reinforcement na bakal, nakalagay rito sa puting is 40,000, sa columns and beams is 60,000, sa hagdanan 40,000. Ano ba yung 40,000 mga kaninyero? Pag bibili kayo ng bakal, tatanungin kayo kung ano yung grade. Sabihin nyo grade 40, ibig sabihin 40,000 yun. Grade 60, 60,000 yun. Kailangan nagpo-fall siya dito, grade 40 o grade 60 ang bibil niyong bakal base sa design engineer sa bahay na to. Isa pa mga kaninyero, kagaya rito, for all structural steel members, provide 2 coats of epoxy primer. Kung halimbawa, ang bubong mo ay 3 trusses, yung lahat ng mga steel structural mo na gagamitin, yung mga bakal mo na gagamitin, kailangan mayroon siyang epoxy primer, naka-coat siya ng epoxy primer para hindi siya kalawangin. So proceed na tayo ngayon mga kaninyero sa pagbasa ng plano ng structural. Base dito sa first page, nandito na yung foundation plan at saka column footings details. Itong column footing details, ito yon. Ito yung column, ito naman yung foundation, ito naman yung section ng foundation. Yung sinabing F1, C1, foundation 1, column 1. Kumbaga, kombinasyon ng foundation at saka ng column. Tignan natin ngayon yung foundation plan. Ibig sabihin itong or square-square na to, ito yung foundation ng foundation plan. Foundation 2, column 2. Ito naman, F1, C1, foundation 1, C1. Ngayon, kung hahanapin natin itong F1, C1 or foundation 1, column 1, dito kayo pumunta sa column details at saka foundation. Bawa, ito ngayon yung kanyang detalye. So, punta tayo sa foundation 1. Ang laki ng foundation niya is 1.4 by 1.4. Ang schedule naman ng bakal niya, 7 raw na 7 piraso daw na 16 diameter o 16mm diameter both ways. Kung gagawa tayo ng section mula dito, ito naman ang makikita nyo, nag-section siya. Yung kapal naman ng foundation is 0.30. Tapos ang sabi dito nakalagay na sa column number 1 is 6 na piraso na 16mm diameter vertical bars. Then yung stirrup naman niya, isang piraso na 0.05. Ibig sabihin, mula dito sa bottom na to, isang piraso na 0.05. Then 6 na piraso na 0.10. Kumbaga, mula dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.10 yung distance niya ng stirrups na yan. And rest, 0.20. Kumbaga, ang natitira mula sa 6 na piraso na 0.10 meters, yung rest niyan, yung lahat, is ang distance niya is 0.20 na. So yun ang ibig sabihin nitong mga at 1 at 0.05, 6 at 0.10 meters, rest at 0.20 meters. So, I hope nagkaintindihan tayo, no? Ito, meron lang ako napansin mga kanyero, meron lang siyang typo error. Nakalagay rito is 8 pieces na 16mm both ways. At nakalagay naman niya rito is 7 pieces na 16mm diameter. Kung hindi ka marunong magbumasa ng plano, susundin mo na to. Ang required pala niya is 8. Ang nakalagay dito sa kanyang floor foundation plan is 7 lang. Pero kung bibilangin mo yung bakal niya, na drawing niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibig sabihin, 8 talaga ang kailangan na bakal yan, hindi 7. So, typo error lang to. So, yun mga kainyero, no? Ganun lang, pagbabasa ng plano sa foundation. Ngayon, proceed naman tayo sa WF-WF2. Ano ibig sabihin ng WF? Ito yung wall footing. Karamihan, ang ginagamit nito, instead na wall footing, ginagamit ito tie beam. Pero dahil nga si engineer, ang ginamit niyang section dito or structure dito is wall footing. So, ano ba yung wall footing? Ito ngayon ang wall footing. Kung halimbawa, wall footing 1, wall footing 2, para siyang foundation pero katulad dito nakikita nyo ngayon. Yung wall footing niya, yung footing niya pahaba, kung ano yung haba ng perimeter mo, yun yung pinaka-foundation mo. Kagaya nito nakikita nyo nga sa screen ko. So ngayon, yung length ng wall footing niya is 0.60 meters ito, tapos yung kapal niya is 0.25. Makikita nyo rin yung schedule ng bakal niya, yung ties niya ay 10mm na ginamit niya na bakal, and at 0.30 on center. Kumbaga, center to center, 0.30 yung distance ng bakal niya. Apat na piraso. So, continuous bar ito. Kumbaga, ito yung diretsuhan hanggang kung saan man yung wall footing mo. Apat na piraso yan. Kung bibilangin ko, isa, dalawa, tatlo, apat. Kumbaga, kung ito yung wall footing, ito yung apat na bakal na dire-diretso. Tapos yung sinasabi dyan na ties, na ito naman yung perpendicular nung bakal na yan, bawat 0.30 cm, yun yung kanyang ties. Okay? So, I hope naintindihan nyo mga kainyero, no? Ngayon, base dito sa drawing, gumamit siya ng 6 inches na concrete hollow blocks for exterior wall. Then, nakalagay
kulay dito, sabi dito, gumamit ka ng 10mm vertical rebars at 0.60. Ibig sabihin, kung sa hollow blocks nyo na pader, kailangan every 0.60, mayroon kayong vertical rebars. Din nakalagay naman dito, na 10mm din, every 3 layers, kumbaga every tatlong patong ng hollow blocks, magkakaroon kayo 10mm na rebars. So, okay na tayo sa foundation, mga kainyero. Mag-proceed naman tayo sa slab. Ano ba yung SOG? SOG is slab on grade. Ito yung pagkatapos natin, di ba, natambakan na, may lupa, at magbubuhos na tayo ng slab natin sa ground floor, yun yung tinatawag natin slab on grade. Ngayon, makikita nyo naman na schedule rito, sabi rito, 10mm thickness. Ito yung kapal ng slab on grade with 10mm temperature bars. Ibig sabihin, ang gagamitin natin na bakal dito is 10mm, yung diameter. Distance naman niya is 0.40 meters on center both ways. BW is both ways. Punta naman tayo ngayon sa second floor framing plan. Ito yung slab ng second floor. Ganun din, ang may schedule siya ng mga S1, ito is slab 1. Ngayon, pupunta ka naman sa schedule niya, slab schedule. Kung halimbawa, slab 1, hanapin mo yung S1 dito sa slab schedule, ang kanyang thickness daw is 0.11. At ang kanya namang bakal, continuous bar, is number 12 or 12mm, 0.15 yung distance bawat bakal. Kumbaga sa slab natin, kung maglalatag kayo ng bakal, mula sa una, aga ito, unang bakal, magsukat ka ng 0.15, another bakal na naman uli, 0.15, yun yung kanyang schedule. Top bar, interior at saka exterior, pare-parehas yung distance niya. Ganon din sa long span, may 0.15 yung kanyang distance sa bawat bakal, ganon din sa interior at saka exterior. So, yun yung ibig sabihin ng slab schedule na to. So, punta naman tayo sa beam, ito na mga B1 na to, B3, ito naman yung mga B1, B3, 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 kung titignan naman natin sa beam schedule, ayan, ito yung beam schedule mga kainyero, hanapin natin yung B1, halimbawa B1. Ito yung B1 niya. Ang beam schedule niyan, mga kainyero, ito, may B1 at support at saka B1 midspan. Ano ba yan ang ibig sabihin niyang support at saka midspan? Bibigyan ko example, kung halimbawa ito yung beam, simple beam, kulong dito, pag sinabing support, nandito siya sa gilid, sa bawat dulo, yun yung support. Pag sinabing midspan, ito yung midspan. So, ibig sabihin, yung bakal ng support niya, ang sabi rito, 8 piraso na 16mm, continuous. Kumbaga, ang base sa drawing na yan, sa top bar, 4 na piraso na 16mm, sa bottom bar, 4 na piraso na 16mm, continuous from support to support. Dire-diretso yan. Ngayon, meron naman nakalagay dyan na 2 pieces na extra. Kaya yung extra rebars niya is na dito sa top niya na 2 piraso. Dito naman sa support, ganun din. Ang nakalagay is 8 piraso na 16mm continuous. Huwag kayong makonfuse mga kaninyero ha. Kasi baka sabihin nyo, mag-add uli kayo ng 8. Kumbaga, meron na tayong 4 at saka 4 na continuous. Maglalagay uli kayo ng 4 na 4 sa top at saka bottom. Hindi. Ibig sabihin na ito yung continuous kasi inontinue niya na. Kumbaga, requirement sa midspan, 4 na piraso sa top, 4 na piraso sa bottom. Eh, naibigay mo na yan dito pa lang kasi continuous naman siya. Kumbaga, ang ilalagay mo na lang dyan yung extra bar na 2 piraso sa bottom. Kasi ang deflection kasi ng beam na sa bottom, kaya doon ka maglalagay ngayon ng extra bar para maging matibay. So, yun ang ibig sabihin ng midspan. And pinapaliwanag ko lang dito yung mga tawag dito yung mga basic para alam nyo na kagad basahin kung ilang piraso yung bakal at saan ilalagay yung tamang bakal or paano para kahit paano hindi kayo mali pag nakita nyo pa lang sa site, uy, parang kulang yan ha? Kasi sa bakal, sa plano, sabi may extra bar dyan sa midspan. Kahit paano magkakaroon ng awareness doon sa pinapagawa mong bahay. Ngayon, kung halimbawa yung bahay nyo naman ay may trusses, kung tignan mo, dito sa roof framing plan, nakalagay dyan, naka-indicate kung anong rafter, rafter 3, rafter 1 ang gagamitin. Kaya pupunta ka dito sa truss diagram, nakalagay rito rafter 1, pupunta ka dito sa rafter 1, ito ang gagamitin natin, yung rafter 1. Ang nakalagay dito, mayroon siyang number 1, may numbering 1, 2, 3, 4. Kung titignan natin sa schedule, ano ba yung number 1? Yan yung top cord. Bottom cord yung number 2, yung number 3, king post, at yung number 4 is web member. Anong bakal ang gagamitin? Ang nakalagay rito sa specs, gumamit ka ron ng 2 piraso na angle bar. Ibig sabihin nito, 2LS, 2 angle bar. Ang itsura niya, mga kainyero, kung ito yung angle bar, kabilaan niya nakaganyan. Ganyan ang itsura ng angle bar. So, ang specs niya is 50mm by 50mm, tsaka yung kapal niya is 3.0mm. Yun din ang gagamitin mo sa bottom bar at saka sa king post maliban sa web member kasi yung web member, ang web member kasi ito yon. Ito yung web member, ito yung top cord, bottom cord, king post. Ang gagamitin mo lang yung medyo light na, medyo maliit na bakal na angle bar. So, ganun lang mga kainyero. Ganun lang ang pagbasa ng plano para sa structural. Ganun lang kasimple. Madali lang siyang basahin. Basta punta ka lang kung alimbawa nakalagay naman dito kung B1, hanapin mo lang yung beam B1. Ito yan siya. Pag sinabing B2, hanapin mo lang yung B2.
Ngayon, mayroon kayong, kung mapapansin niyo mga kaninyero, mayroong kulang dito na information. Kung marunong kong bumasa ng plano, mayroong kaagad kulang na information. Alam mo kung ano yung kulang na information mga kaninyero? Yung schedule ng stirrups niya. Schedule tsaka spacing ng stirrups niya. So, wala siya dito. Hindi siya nakalagay. Dapat mayroon yan siya dyan. So, yun mga kaninyero, ano, I hope na, nakapagbigay na naman uli ako ng information sa inyo kung paano bumasa ng plano. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. At saka pa-hit na lang din ng bell icon below para ma-notify kayo pag may bago akong upload next time. So, paano mga kaninyero? Sa sunod uli na information na ibibigay ko sa inyo, abangan nyo na lang. Kita-kits na lang ulit tayo. Bye!